Magandang maga po sa lahat. Babalik tayo after ng break, first break natin. Tutuloy po natin yung ating seminar again. Nandito tayo sa portion ng clear biblical text. Ibig sabihin, malinaw para kasi nga, naintindihan natin, andun yung maloko, therefore, marami nang naloko sa panahon natin. Kaya, sa Bible po tayo babalik, hindi tayo sa opinion na lang kung kanino, okay? Mga ganyang bagay, Bible lagi mag-clear up niyan. So, nabanggit natin kanina yung Leviticus 20:13, at marami pa po, pinili ko lang yun, paulit-ulit actually yan eh. Pero yun yung malinaw, lalaki sa lalaki, patayin, ganun. At huwag kayong maawa, sila gumawa ng sarili nila, bahala sila, parang ganyan. Tapos natin kanina, sa Romans 1, inisa-isa po natin yung progression, kung saan ang tao, inalalaman niya, totoo. Kapag kinayawan niya, inayawan niya, matigas ang ulo niya. It comes to the point na ang Diyos mismo, nag-give up na siya. Napakipunta natin kung ano nun. Kasi hindi yung tinuturo ngayon eh. Okay? Na pwede pala yun. Ang kasinungalingan ng marami ngayon, lahat ng tao mahal ng Diyos, kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, tatanggapin ka ng Diyos. Not true. Okay? Pag inayawan mo talaga siya sobra, pati yung katotohanan niya, it comes to the point na, yun nga, gi-give up ka niya. And malinaw doon is, isa sa mga parusa niya, gi-give up siya, ginawa siyang bakla. Ang Diyos ang gumawa sa kanya noon. Sana nakuha niyo yung point na yun kasi yun talaga yung pinaka-ano doon eh. Yun yung magkiklik doon. Hindi nyo maintindihan kung bakit may bakla kung hindi nyo na yung nag-gets yung kaninang yun. Ang Diyos ang gumawa noon. Walang gagawa sa inyo noon. Eh, ginawa nga ako noon simula nung ako'y pinanganak, hindi nung pinanganak ka. Excuse. Ang timing nun is nung ano na may choice ka, binigyan ka ng choice pero ikaw pinili mo yung hindi katotohanan. Pinili mo yung sinungalingan, inayawan mo ang Diyos. Pero naintindihan mo ha, pero kahit naintindihan mo, inayawan mo. Sana malinaw yon. Doon nagkakaroon ng bakla. At napaibosab. Imposibleng bagay, pero nangyari. Hindi ibig sabihin, Pastor, walang tuturing na bakla sa mga bakla pa. Yes. Kasi wala pa silang choice. Yes, definitely. Pero iba, medyo bata pa. Depende nga eh. Pero tayo sa atin, sa soul winning, ang standard natin ganito. Basta andun pa yan sa panahon na yung wala pa sa marrying age, mga 20, 21. Okay, kasi doon ka na maging seryoso eh. Doon ka na mamimili din. So pag alam mo na yan, pag nag-asawa ng kapwa niya or something, hindi inaasawa, live-in, ako, yun na yun. At that point, wala na. Yung mga high school, na ano lang yan minsan, na loko lang, na brainwash. So, yan, pag-gaya-gaya lang, di ba? So yung iba nakigaya, nakitikim, iba ganoon eh. So kaya may pag-asa pa yan hangga't alam mo. Again, hindi natin pwedeng lagyan ng hard line sa edad, hindi sa edad. Okay? So yan sa Romans 1. Napakalinaw po nun. Baka may tanong pa. Balikan mo natin ako saglit lang. Kasi ito po yung 2 Peter 2 at saka Jude. May ganun din po yung factor, pero hindi ganito kalinaw, katulad ng Romans 1. So, babanggitin na lang kasi doon na ganun na nga sila. Mga bakla. Pero, sa Romans 1, sinabi sa atin kung paano nangyari. Sa nag-umpisa, then paano nangyari yun. So, question? First part? Lana, Julia, itindihan mo? Ang tanong muna ako review, meron bang baklang pinanganak? Bakla na agad? Wala. Lian, pinanganak bakla na agad, meron bang ganun? Malambot lang. Malambot? Iba yung malambot.
Lahat ng baby malambot, di ba? Yung kilos ba? Kilos. Kilos yung malambot. Yung tumatakbo. Pag, lahat nga ng bata, gano'n naman eh. Gano'ng kalaki ang laki. So, training na yun. Tinitraining mo siya. Depende sa tatay, ganyan. Kilos bakla na. Wala namang kilos bakla na bata eh. Paano masabi nga? Ganyan. Nagano'n. Nagaya na nga yun. Nagagaya. Pinapanood niya ko na. Si Vice Pangit. Si, minsan, yung mga kapatid niyang babae. Lalaki, mahilig sumayaw. Wala yun. Hindi naman. Hindi naman. Bata yun eh. Kung ano nakapanood niya, yun ang ginagaya niya. Doon sa nanasanay. Wala yun. Magandang tanong yun kasi nga, iba, yun ang ipapasok sa'yo eh. Eh, may kilala ako. Hindi ko naman ganun sinabi ko eh. Sabi kong baklang dito sa context natin, gusto niya, kapwa niya. Yun ang nag-usapan natin. Huwag mong ibahin doon. May tanong po. Pastor, di ba kapag kapatid mo yung babae, tas lalaki siya, gusto niya kakalaro niya babae. Hmm. May mga bagay na nagagaya. Yes, exactly. Yes. Tayo yung mag-aano niyan. Kaya nga, pero actually normally maano din naman yun eh. Pero yung mga gray area nga, katulad ng laruan eh, bata yan. Wala na ibang lalaroin. Eh kami dati, nag-aano rin kami. Hindi naman Barbie. Oh, actually. Oh. Eh wala eh, yung andun eh. Eh curious ka rin, di ba? Oh. Nako, huwag niyo chichismes ha. Eh, yun naman yun talaga eh. Hindi, sa kapatid ko kasi. Ako, dati pa sa laro nga namin, ilalaro ko yung mga shato-shato. Wala problema dyan. Pero, habang lumalaki ka, okay, malinaw na sa pinag-usapan natin eh. Kaya hindi ka patol sa ano. Iba yung laro, wala lang yan. Pero, tinuturoan natin para maging mas malinaw sa kanila. Paglaki nila, nahiwalay talaga yung babae sa lalaki, malaki pagkakaiba. So, kung gusto mong mauna na, na ma-develop yung mga babae, na babae talaga, ma-incline sila, na again, magpasakop sa asawa nila, at yan. So, kaya tinuturuan mo yan, naglalaba, nag-ano. So, para pag nag-asawa na yan, hindi na siya mabibigla. Diyan na nangyayaring iba eh. Titrain niya, lalabanan niya yung asawa niya. Naku, sira ang buhay niyan. Ganon din yung mga malalaki. Okay? Bakit pinag-aaral ng boxing yan? Eh, bandang huli. Ano yan eh? Tagapagtanggol dapat yan ng pamilya niya. Diba? Tsaka gusto rin niya yan. Ako, parang wow, ang sarap ng feeling yun eh. Kasi hindi ako masyado na sa basketball eh. Pero nag-training kami ng taekwondo, no? Parang ang sarap ng feeling. I belong. Nag-ano ka, parang wow. Pero may mga kasama rin kaming babae, no? Pero pakit-kit lang. Hindi sila yung mga ikipagsabayan sa amin. May question mo po? Question. Sige, okay lang. May oras tayo po, eh. No? Na, tinatansya ko yung pamilya. Halos na. Sige. Na? Okay. Anong tanong? Okay, okay, very good. Okay lang ba yun? Medyo mali, maano, no? Ma-generic. So, ganun nga sabi ko kanina, pag gender roles, training, nilalapit mo yung tao, yung bata, para hinahanda mo siya sa kanyang future. Ngayon, kung talagang, ano, yan, si Stephen ay panganay kasi lalaki, minsan gusto nin mother niya katulong, okay lang yun. Pero, explain mo sa kanya, oh, pag nag-asawa ka, huwag kang papayag na, di ba? Ganun yun. Kasi mas inclined ka dapat. Kasi baka nakontento na yan, mag-asawa na lang ng ano, magaling. Sige, okay na yan. Total, magaling ako maglaba, magluto, lalaki ako. Hindi, ano na lang, compromise. Yan, abang andun ka sa namimili ka, mag-isip ka. Gusto mo ba, lalaki ka, ganyan ka. Okay lang yun. Patay ka. Hindi ka magiging masaya. Kaya nga inaano natin. So, tanong ni Bad, okay lang ba yun? Malawak eh. Ano yung better? Ano yung ideal? Okay?
Ni Dia, lalaki ang boss. Siyempre, siya rin dapat yung kumikita. Hanggat maaari. So, maganda yung mga kasuporta din yung babae. Pero hindi huwag yun yung ideal na gawin natin. Okay? Na bata pa hinahanda. Huwag ka papayag yung asawa mo. Dapat, ganyan. Ako. Parang ikaw na rin yung nag-set up sa failure nila. Yan ang di na-realize ang marami ngayon. Kasi nga, sinet up din yan ang kalaban eh. Okay? Paano naman yung kung sa mag-asawa, ano sa parang lalaki pa yung babae? Tapos yung lalaki naman eh, parang kung saan naman. Pwede siyempre yung magiging head of the power nito, yung babae. Mas malalo pa siya eh, parang tumbuhin pa. Yung lalaki naman eh, Mapayote. Anong tanong nga? Anong tanong? Okay lang ba yun? Okay, napansin nyo ba, tinetrain ko kayo even magtanong ng tama? Ah ba? Kasi ganito yan, reality na yung sinasabi nyo sa akin, alam ko naman na mayroong ganyan. Okay. So, mayroong ganun, ang tanong ba is, ano ba, ikokondi na natin? Ganun ba ang tanong? O iwanan natin? Huwag maging member sa church? Ganun ba ang tanong? O hindi? Hindi naman. Kasi nga, nabanggit ko rin na ideal. Ideal, ito yung, ano rin, mga bata, tinuturuan natin. Ano yung the best para mapaghandaan nila, para mag-pray nila? So, syempre, ang ano nun, wala na, andyan na eh, kung andyan na. So, huwag natin hayaan din silang mag-ano ng excuse sa sarili nila. Eh, andyan na yan eh. Eh, ngayon, wala pa. So ngayon, mga lalaki, magpakalalaki. I-train natin sila. Huwag natin silang bigyan ng gano'ng excuse. Kahit ako gano'n eh. Gano'n na rin sila. Ha? Hindi. Kaya ka tinuturo natin yung ideal. Kung gano'n ka ngayon, huwag mo na itulad yung mga bata, utang na loob. Lalo ibang tao sa church. For example, gano'n ka. Tapos yung ibang, dapat gano'n din sila. Parang din nila. Kung tingnan na, wicked gano'n. Kalaban mo yung Diyos no pag ganun, kalaban pa't pastor. Anong gusto mo sa pastor? Mag-compromise dahil ganyan ka. Hindi, ganun. So, yan ha, train nyo rin yung sarili nyo magtanong ng tama kasi minsan doon nag-ano eh. So, well, reality siya sabi natin. So, kung ganun na sila, anong gagawin natin sa kanila? For example, mara, member ng church, yun ang mga ano, di ba? Kaya nga matututo siya, turo natin yung tama. Sila ang sumunod hanggat kaya nila. Tutulungan natin sila. Pero hindi nila natin sila policy sa church dahil lang din sila makasunod agad-agad. Okay? Naintindihan yung pagkakaiba? Pero maririnig niya at maririnig niya dapat niya maririnig kasi tinuturo natin sa kabataan yung ideal. Pag nasaktan siya, problema niya yun. Naintindihan yun? At normal yun, masaktan talaga yun. Hindi kasi depende nga kung tama yung attitude mo sa Diyos ngayon tsaka sa Bible. Okay? Yun, pakita mo rin sa kanya, ikaw ba? Nagugusto mo yung epekto niya sa mga anak mo. For example, ihina-hina ka yung lalaki, yung babae, siya yung boss. Maganda yung epekto sa inyo o hindi? So, yun, tulungan natin hanggat mo tulungan natin. Nangyayari yun. Kaya mga bata, ganoon ha, mga babae, ngayon pa lang, pakababae na kayo, mas mapapabuti kayo. Mamahalin kayo asawa nyo, yung asawa nyo, maano siyang mag-rise up, maging boss, maging matapang kasi ikaw nag-submit ka. Alalayan nyo lang, gamitin nyo ng wisdom. Yung mga lalaki naman, ganun din. Eh, pastor, hindi ako nasanay ng ano, yung tatay ko. Lalambot-lambot eh, hindi ako nasanay. Kaya ka nasa church. Amen? Dito may kita yung maayos-ayos, lalaki. Ayun. Sagot ba de? Ganun. So, maganda yung mga tanong, no? Stephen, magtanong. Ha? Alayo mo naman. May baklang Kristiyano ba? So una, iwasan niyo yung mga anong Kristiyano. Kasi sa panahon natin ngayon, mababaw na yan. Ang tanong, may ligtas bang bakla? Yan, dapat ganun. Mas maganda yung ganun, ha? Ngayon, sa bagay, actually, ang Kristiyano, ligtas. At ang ligtas, Kristiyano. Ngayon, wala, obviously. Mali na, reprobate nga eh. Hindi, may nagsabi na bakla siya at ligtas siya. Sinungaling yun. Nagpapanggap siya. Ganun naman ang demonyo, nagsisinungaling. Hindi ibig sabihin sinabi niya, yun na yun. Kaya nga i-challenge mo ng salita ng Diyos. Kaya nga inaaral natin to. Posible ba yun? Nasaan sa Bible na
na pinanganak siya bakla, hindi. Oh. So, paano siya naging bakla? Sa Bible, sabi, give up siya ng Diyos. Paano nga sabi ligtas yun? Give up ng Diyos. Oh, sa mga hindi pa ganun. Pag ganun na, wala nang pag-asa yun. Sige, pwede mong tanong. Oh, para ma-share nila, tsaka alam nila kung paano i-deal yung mga tao. Ganun. Pag... Ah, so hindi bakla, lambot lang. Linawin mo. Oo nga. Anong tanong? Okay, very good. Nakakasama, yes. Kasi nga, yun nga, pa, tinutuluan mo yung isa tapos yung isa. Hindi nga nagsasalita, pero kinikilos naman niya yung mali. Eh, di mali din yun. Kaya, ano, sinabi ako dito. Kasi nakita si DM, lumalakad ng ano, either nagbibiro or seryoso. Huy! Sabi ko kasi, ay wala naman, basta wala naman ako sinabing gawin nila to eh. Pero ginagawa mo. Yung matanong mo, masama yun, syempre. Ganun sa mga bahay, pag medyo ano, napansin ko, nari, si, sino ba? Okay, wala naman mga boyish dito. Ha? Ha? Ayan, mga gayly. Iba naman yan, ha? Sige, punta natin yan. Iba naman, kunwari, si Julia, bata pa, parang brusko. Ginagaya si Pastor, kunwari. Nasabihan mo na, di ba? So, maganda sa babae yung, ano, babaeng babae. Sa gay linggo naman, gay language, di ba? So, ginagaya natin yan, minamak lang natin. So, obviously, yes, hindi yan maganda. Pag sila nagpauso niyan, lagi may sabit agad yan kay Satanas yun, yung sabihin. So ano ba yung mga, yan, si Bad dati mahilig dyan, kaya sinasabihan ko yan eh. Asar ako eh. Yan, nagbago na siya doon, amen? So ano ba yung mga... Example lang, wag mong gawing, wag mong maging masaya ka na doon. Diba? Makita niyo pagkakaiba. Diba, mga chok-chak Chinese yun dyan eh. Ano pa ba yan? Chaka ka eh. Huwag yung gawing bawal. Iwasan mo hanggat maaari, pero... Uy, si Pastor nagsalita. Nagsalita ng chaka ka maaari. No, binilangan. Ganyan, may nangyari nga dyan. Kasi mas matindi pa nga yun eh, yung F-word. Nagkagulo sila dun, pero yung iba... Yung nga, nasabi siya, naghahanap lang ng mali. So, pero actually, mali rin yung pastor eh. Kasi, hindi naman niya kailangan sabihin. Pero, alam mo na, gusto lang niya, yan yung point. So, sorry naman. Pero anyway, ano pa? Mga ninja dyan sa likod. Basta. Okay na, so, basta malinaw po yun ha. Romans 1, ang pinaka-ano natin. Kahit ako, nalinawan ako dyan. Sabi ko para akong, wow, yun lang pala explanation doon. Yes! Binasa ko ulit ng binasa kasi i-explain ko rin sa iba eh. So, nung binasa ko, linaw talaga. Okay na, resolved na ako dyan. Death to the Sodomites. Yan eh. Yan eh. At nandito pa rin pala yan, bago ako makalimutan. So, sabi dyan, being filled with all online. Lahat ba, bakla lang yan? Hindi sinabing ganun, pero definitely lahat yan, pwede mong i-attribute sa kanila. Kasi pinakamatindi na eh, binigay na nga sila ng Diyos dun eh. Sa imposibleng bagay, ginusto nila sa Diyos. Sige po. Sabi nung iba, yung pagkabakla, lalo daw yun. Oh, obviously, according to the Bible, hindi. Diba? Ang lahi, ang namamana ko to ay mata. Genetics and physical yan eh. Spiritual, napaka-unfair naman kung bakla yung ganito ko. Tito ko bakla, tas ako bakla. O tatay ko bakla. Napaka-unfair naman sa tao nun. According sa nag-usapan natin, di ba? So obviously hindi. Pero tama yung sabi ka rin, nakaka-influence.
Okay, nasagot mo ba yun? So, hindi na, again, kasi sinungalingan. Sinasabi nila yon para tanggapin sila ng tao. Kasi nga naman, kung totoo yun, edi dapat tanggapin nyo kasi wala naman akong choice eh. Inaalis lagi nila sa kanila yung kami gumawa yung sarili ko. At pag nawala, naniwala naman tayong ganun, edi tanggapin sila kasi nakakawa naman sila. Wala naman silang choice eh. Again, di totoo yun. So, ayan, kaya itong mga nakalista po dito, ito yung mga prone sa kanila. Hindi na yung sariling lahat meron sila. Pero actually, sabi yun eh, all unrighteousness eh. So, nag-fornicate ba sila? Ibig sabihin, mga alam niyo fornicate, walang kasal. Sila yung pinaka dyan, sa usapan pa lang. Pansinin niyo yan, kahit nung high school kami, yung pinaka bastos, bakla. Talagang ano yun, walang anuda dun. Nung nagsayaw sila, hindi makakalimutan nun, mga bakla din. Buti sa section namin, wala halos eh. Pero nung nag-gather-gather na yung mga ano, yung mga sa ibang section, talagang mga bakla. And then, wickedness, yun na, covetousness, mga ano yan, gusto yung mama na God, ganyan yan. Hindi sila nahihiya na ano. Pansinin nyo, kayo na magsabi, may mga kilala kayong ganyan eh, na-observe nyo, maliciousness, then, gusto gumawa ng masama, full of envy, sila din yan, murder. Ay, basta hindi naman mapatay, hindi nila kaya, salamat sa Diyos. Pero kung kaya nila yan, gagawin nila yan. Debate, di ba? Gusto niya makipagganyan, kaya may tanong kayo kanina. May tanong kanina, ano yung tanong kanina? Yung tanong mo kanina, yung mabait ba? Kung kaya nila. Pero kung, yan, sabi niya, paano ituturing daw yung bakla, di ba? Eh, pasto, sige, may kilala kong bakla, sige, kausapin mo para mag-restaurant. Hindi ko nakakausapin yun. Eh nga, di ba, ate, gusto niya eh. Ayoko noon, tsaka tsura pa lang, hindi ko na makakausap yun eh. Oo, ang kasar na eh, ba't mo kaya harap dyan? Sa harap naman ako, ano ako. Di ba, tsaka wala nang pag-asa eh, bakit makakausapin? Ayun pala, yun, natanong ni Daddy kanina, di ba? Natanong din. Si Jesus, wala bang anong bakla? Alam niyo si Herod? Oh, according to research, bakla si Herod. O, anong ginawa ni Jesus sa kanya? Hindi siya kinausap. Diba? Oh, kasi wala nang pag-asa eh. Nakakausapin yun. Deceit, manluloko, malignity, obviously, kasamaan din. Okay? Whisperers. Hindi lang chismo, pero at pag sinabi whisper kasi, hindi naman masamang bumulong, di ba? Pero ba't binigyan ng title ng whisper? Sabi niya, mga, natin paalam sa kanya, ganyan. Ganyan. Mga ano yan, manipulator. Mga bakla, ganun yan. Backbiter. Kapalibasan, di nga haharap ng ganyan yan. Mga tuloy na lalaki, di ba? Gusto niya, usap lang tayo, tapos yan. Mga bakla, hindi. Magaling yan sa likod. Backbiter. Haters of God. Ang magkita-ganin na despiteful. Ano yung despiteful? Parang ganun din yun. Mga masamang ugali ito eh. Despite. Kailangan to. Spite kasi is parang ano eh, di ba? Hindi magandang wow, naghang to. Malice or hate din, ha? Ngayon nga, ibig sabihin yung gusto mong gawa ng masama yung kapwa mo. Cruel, yan. And then, proud. Nako. Ding, ding. Check. Pride man, di ba? Napansin niyo ba yun? Ang dami nilang pipiliin eh. Well, love man. Pwede naman, di ba? Hindi, pride. Kasi nga, characteristic talaga nila yun. Hindi yan? Mayayabang yung mga yan. Boaster, ganun din. Magmamayabang pala. Inventor of evil things. Uy, magaling yung inventor, di ba? Kaso evil things. Kaya pag may mga bagong kasamaan yun, tindi nun ah. Nabanggit ka rin na yung ano, yung drag queen story R. Sa US lang yan eh, pero
Anong ginagawa doon? Mga maliliit na bata, kukwentuhan. Ang napili pang magkukwento sa loob na babae o kaya kahit lalaki, mga bakla pa. At sa oras ng magkukwentuhan sila, magsusuot yun ang pinaka talagang weird na weird. Para halata mo, bakla sila. Na-invento nila yun. Ba't talaga ginawa yun? So, eh, gusto nila, mga bata pa lang, ma-influensyahan na, ay, may nagkwento doon, bakla, oh. Oh, ang galing. Patay. Mga, ano yung mga magulang din, wala rin pang unawa, kaya, yun. So, yun yung sabi ng nag-i-invento sila. Dati, wala naman yan, ngayon, meron. Disobedient to parents, okay, meron kaming kilala niyan. I-office mate ako, namatay yung ganyan niya, kapatid, batang-bata. Kesyo, gala kasi, hindi na alam kung saan ang gagaling, nagpupunta, alam mo na. Without understanding, yun nga, hindi nga alam nila kung gender nila eh. Covenant breakers, lalo na. Ayun, may tiwala ako dito, bakla. Tiwala ako dyan, hindi yan nagsisinungaling. Magbabayad daw siya. Kung ano man yan, hindi daw niya ako iiwanan. Ako, patay ka. Sinungaling nga sa lahat ng bagay. Kaya pag sinabing covenant, ibig sabihin, sumpaan niya. No? Kaya, walang iwanan, ha? Hindi niya yan tutuparin. Without natural affection. Hindi na. Nagdadaanan to kanina. Ano yung affection kanina? Pag-ibig, di ba? So, mahal ko yung anak ko, mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung kaibigan ko. Ay, may kilala din ako basta ganyan. Bakla siya, mahal niya yung... Kunwari lang yun. Hindi natural yan sa kanila. Nandidiri yan. Oh. Ay, may kaibigan kami, hindi. Mababaw lang yun. Oh, ganyan lang yun. Yung nakapanood ko sa... Puro kasi numaling yun sa TV. Yung sasabi ko nila, implacable, ibig sabihin... Hindi yung common, no? Hindi yung common na term. Ibig sabihin lang yan, hindi ba placate? Ibig sabihin, yun nga, kanina ko na, si, yan, buti si Richie na placate. Ang ingay ni Richie, ano yung gusto nito? Gusto mag, ano, sa sahig. Eh, madumi sa sahig, eh. Okay na rin. Kaysa naman mag-ingay siya, di ba? Ibig sabihin, placate mo siya. Ibig sabihin, sige, huwag mo lang gawin to. Ito na sa'yo, yan. Parang kanina, pacify, parang ganun. Eh si kanina, si... Sino ba yun? Si Lot, di ba? Maling-mali yung ginawa niya, kaso gusto niya, wala eh. Kala niya, makapacify niya, hindi pala. Sir, parang hindi po mapakali. Hindi niya, hindi mo ma... Ibig sabihin, hindi mo ma... Masatisfy. Kaya ang the best sa kanila, parang kanina, yung natanong niyo kanina, kawawa naman, bastard eh. Bigyan natin ng time. Huwag natin patayin. Hindi ko sinabing patayin ko, sabi ko, gobyerno dapat gumawa nun. Kung darating tayo sa panahon na yun, ha? Naintindihan natin yun, yung next generation, for example, sina Julia, hindi, lahat ng lalaki, sina Stephen, sina Peter, yung next mayor, na, next president. Sa Africa, ganit pa rin sila hanggang ngayon dyan. Marami rin nagiging bakla na sa Africa, pero India, galit din dyan. Lahat actually, basically. Muslim, galit din dyan. Nakalusot lang yan dito sa mga ano. Sa mga mahilig sa ano kasi, sa Hollywood. Yan. Unmerciful, who knowing the judgment of God, that they do, that they which commit such things are worthy of death. Okay, yung pala dapat ang highlight dito, no? Yung gumagawa daw noon, dapat pinapatay sa Tagalog. Nakita nyo ba yun? Kaya pastor, nabigla ako na patayin. Ayan sabi, dapat silang patayin. Binanggit natin kanina sa Leviticus 20:13. Ang Diyos ang nagsabi nun, yun dapat, abominable, yung nakakadiri, dapat sa kanila patayin. Ito, inulit-ulit. Yung mga gumagawa nun, dapat pinapatay eh. Pero hindi natapos na sabi dyan, not only do the same, ginagawa nila yun, but have pleasure in them that do them. So obviously, damay-damay na yan. Pag ikaw gusto mong bakla, katuwang-tuwa ka kapwa mo bakla. Amen? Ganyan yan. So kaya mag-iingat din kayo sa mga dinidepensaan yan. O kaya ako pag may ano, ba't ganyan? Ba't mo dinidepensaan yan? Ano meron? Ano ka ba? Ito sabi ng Bible. Anong position mo dyan?
Pwedeng bakla, pwedeng hindi naman. Pero iba dyan, mga alay. Ito yung tawag nila ngayon eh. Mga pastor pa nga. Yung iba kasi hindi nila naintindihan. Eh, actually dito meron kami yan eh. May kamag-anak siya, ganun. Anak niya, ganun. O paano mangyayari? Eh, depensa niya kasi mahina. Hindi siya dito na ganun sa Bible. Eh, pastor, pag mga tanong nadalas, eh, paano pastor, si Stephen, no? Paano pag naging bakla yan? Naging bakla ka ba? Imposible una yun, imposible yun. Gwardyado namin yan, eh. Tsaka sabi sa Bible din, imposible nga yun. Na, ngayon, kung talagang nag-rebelde yan, umalis, pero hindi, nataniman na yan, eh. Imposible yun. So, huwag kayong papatan sa ganun tanong una. Huwag niyong entertain na paano yun. Oh, ano, paano yun, eh, mahal ko Stephen. Kawawa naman. So, una hindi nga pwede mangyari yun. Kung mangyari yun, sobrang nagpabaya na ako, at pag sobrang nagpabaya na ako, mali rin na tanungin mo pa ako sa top team na yun. So, yun. Okay, so tapos na tayo sa Romans 1. Question pa, sige po. Lain nating oras. Bago tayo mag-Jude, tsaka second feature, which is parallel po yun eh. Side by side natin. Pwede ba dito yun? Okay na? Diyan lagi kayo babalik sa Romans 1. Kailangan ko din yung context pag may konting malabo, ha? About sa bakla. Doon maraming inano yung Romans 1 sa gospel, sa justification by faith, na actually introduction yun. Pero sa mga bakla, maganda yan. So, next na tayo sa Jude. Unahin natin yung Jude kasi gusto ko yung Jude kasi binanggit niya mismo yung Sodom. So ang Jude ay napaka-ikse, no? Isang chapter lang at napaka-bilis lang. Pero, say natin. Ako na lang ha, sabi dyan, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James to them that are sanctified by God. So, bumabati lang po siya. Pero sa training, ni-reveal niya po yung isang bagay na gusto niyang gawin, pero medyo na ano siya. Okay, may gusto siyang gawin, sabi niya dyan, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, okay? So maganda yung salvation na topic, amen? Kasi pag nagkamali ka dyan, paano ipapamahagi yan? Pero si Jude, yun ang gusto niya, pero sabi niya, it was needful. Gusto ko na magsulat about salvation. Kaso, naisip niya, ano ba yung kailangan niyang gawin? Ano yung kailangan niyang sabihin itopic? It was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Sa Tagalog, ganito. So, in a way, tama rin, nagsaligtasan pa rin naman. Pero doon siya na-focus ngayon sa depensa. Okay? Sa basketball, at kahit anong laro, dalawa lagi yan. Sa chess, ganun din, di ba? So, kung gusto manalo, kailangan mong mag-opensa, pwede rin depensa. So, dapat magaling ka pareho, sana, hanggat maaari. Balance yan, eh. Ngayon, iba, mahina ang depensa. Kung maganda yung opensa naman, na naunahan mo yung kalaban, panalo rin. So, ganun din naman sa church, ganun, eh. Maganda naman yung puro evangelization ka. Basta, at least na dumidepensa ka rin. Hindi ka makapasok ng maling doctrine. So, marami kang maka-accomplish. Pero sa case nito, siguro tinatansya niya, may nabalitaan akong ganyan sa church na yan. At sa karamihan ako kasi General Epistle to eh. Naisip-isip niya, ang kailangan nyo ngayon ganito eh. Depensa! Kasi marami nang pumapasok na maling doktrina. Okay? Lalo na sa kaligtasan din, sa pananampalataya daw. Kasi ang pananampalataya, ang gospel, isang beses lang yan, diniliver, pag tinanggap, yun na yun. So bakit? Bakit ba nagkakagulo-gulo? Eh, simple naman gospel eh. Kasi nga, may mga, pag sinabing certain man, may mga talagang particular tukoy yun. Alam niya kung sino itong mga ito, nabalitaan niya. Merong Pastor Jude, merong ganyan dito sa amin eh. Nagtuturo ng ganyan. Oh, ito na yan, mga false teacher.
Pag sinabing crep in and aware, hindi mo nahalata. Kunwari, Kristiyano. Pumasok dito, ay, gusto ko mag-member dyan sa church. Sige, dito kong tawa naman si mga member. Sige lang, yung pala, may iba nang gustong gawin. Okay? Ito siya sabi niya dito, who were before of old ordained to this condemnation? Okay? So, condemnation, ibig sabihin negative po yan, dapat pinaparusahan. So, mga unsaved po yan. Ungodly man, o, ibig sabihin talagang, eh, paano mapasok sa church yung ungodly? Kasi nga, kunwari, ang pakita niya, mabango, maayos ang damit, maayos ang suot. Isa lang pala yun, suot, damit. Maayos ang salita, puro praise the Lord. Okay? Pero, sabi dito, turning the grace of our God into lasciviousness. So, magkabaliktad, no? Yung grace ay unmerited favor, mabuti, positive, ginawang lasciviousness. So, yung sabihin nun, ito na, papasok yung kanina, pinag-usapan natin, di ba? Pinag-usapan natin kanina sa mga bakla, puro ka, kalaswaan. Nakuha nyo na yung kanina pa, di ba? So, ganun din naman dito, baliktad, no? Pagkabanalan, grace na pinag-usapan natin dapat, maayos. Ito, ang dala-dala nyo na, kalaswaan. Ano sabihin ng pastor? Kaya mag-iingat kayo pag may ganyan sa church. May nabalitaan ako dati yung tagada, ano nun, na nakita ko na yung batang yun, medyo ano sa babae, may ano, mahilig. Bandang ulit na yun, nabalita ako ngayon, na pariwara nga. Anyway, sino ba ako? So yun, so pag may pumapasok ganyan, mag-iingat agad, sabihin nyo agad kay pastor. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Kasi tayo, welcome tayo ng welcome dito, eh. Kaya pag nakikita mo, kunwari, maayos tong, kunwari, si Julia, maayos magsalita dati. Eh, nadikit kong kaninong bagong member. Napansin natin si Julia, bastos na rin magsalita. Maan na rin magsuot, ng damit. Magsabihan na agad tayo, okay? Ganun yun. So, kasi ganyan po yung mga yan, mga false teacher, especially, hindi itong mga bata, mga ano to, adult. Ginagawa niya, denying the only Lord God and our Lord Jesus. Ano yung sabihin ng dinideny mo si Jesus? Eh, basta puro ano nga, eh, puro nga siya praise the Lord, eh. Pero, sa mga tinuturo niya na, iba na. Katulad siya sabi natin, kunwari, ang Diyos galit sa bangla, hindi naman. Di ba? Kinukontra na yung tamang aral. Ano ba? Kunwari, grace, by grace, ang kaligtasan is by grace through faith alone. Hindi naman alone. Dapat meron ding ano. Oo, may mga ganyan po. Ano ba? Pansin niyo, Calvinist. Di ba? So, may free will tayo. Hindi, wala kang free will. Ang Diyos na namili sa'yo. Kumukontra. Ang Diyos na daw pumili sa impyerno saka sa langit. So, mag-ingat tayo dyan. So, ito yung mga idea ng ano, yung pumapasok sa church. Ito. Ito ang gagawin niya pag may ganyan. Sabi niya, I will therefore put in remembrance though ye once knew this. So may alam na kayo, tinuro ko na kayo, papalala ko lang. How that the Lord having saved the people out of the land of Egypt afterward destroyed them that believed not. Naalala niyo ba yung kwento? Pinalaya sila lahat sa Egypt, eh. Pero lahat ba sila naligtas? Lahat ba sila ay nakapunta sa promised land? Pinatay nga lang sila sa wilderness, nasayang. So may mga ganyan niya, kaya mag-ingat kayo. Hindi ibig sabihin lahat ng nasa church ay maayos. Yung iba dyan, kunwari lang, nakikisakay lang yan, bandang huli, maninira yan. Hindi yan ang kasama sa programa natin. And the angels, okay, tapos na tayo sa mga sa Egypt. Even mga angels nga, eh. Ano ba nangyari sa mga angels? Lahat yan, sa Diyos lahat, nagrebelde sa Tanas, sumama naman yung iba. Ba't sumama? Kasi ganun din sila. May free will din po kasi ang angel. E, naisip nila, ayaw natin sa Diyos, ganun, rebelde tayo. Ganun din. Anong nangyari? Iniwanan nila yung kanilang pagiging mga lingkod ng Diyos. Ngayon, ano sila ngayon? Nireserve sila sa impyerno. So, ano sinasabi ni Jude dito? Mag-ingat kayo. Huwag kayong syosyonga-syonga. Basta kapatid yan, eh. O, nakita mo, di ba? Umaten, o, kapatid yan. Okay yan. Hindi ganun. Titingnan nyo lagi kung ano bang
purpose ng taong yan. Napansin nyo naman yan, matalino kayo. Kaya dito na pasok si Sodom and Gomorrah. Ba't pumasok si Sodom and Gomorrah? Kasi nga, pinaalala sa kanila na may mga taong sagad sa buto yung kasalanan. At yun nga, may probate. Na huwag ka magtitiwala dyan, mag-iingat ka dyan. Yung sinasabi dyan. Kasi alam nila yung kwento at sa, ngayon, alam dapat natin yung nangyari sa Sodom. Ang ginawa sa kanila, mga tao din naman yan. Nung una, may pagkasang maligtas. Eh, sumagad na nga sa kanila. Nung wala na, reprobate na. Anong ginawa ng Diyos? Eh, huwag tayo magtatakwil dito sa church. Mali. Nagtakwil nga ang Diyos, pinatay nga dito eh. So, dapat ganun din tayo sa church. Aware ka na may mga posibleng mag-ano dyan. Mag-rise up, kunwari lang, si Pame. Ngayon, ang bite ni Pame. Memory verse. Maayos ang damit. Kunwari lang, ha? Tapos, bigla pala, ano, kalabang pala. Yeah. Ayan, so dito na banggit yung Sodom and Gomorrah. Tingnan nyo, ha? Papasok yung topic natin. Ano ang meron sa Sodom and Gomorrah? Giving themselves over to fornication. Pag sinabing giving themselves, hindi yan isang beses, dalawang beses. Alam nyo yung sabihin ng give in, di ba? Ayoko na, sige, dyan na ako. Nadalas ginagamit din yung given sa Bible, no? Pag sinabing given to wine, ano yung sabihin nun? Lasinggero yun. Hindi yun nahayaya lang isa, dalawang beses uminom. Hindi. Pag sinabing given to wine, nauhaw ako. Ala! Ganun yun. So, pag given to fornication, ano yung sabihin nun? Bastos talaga to. Parang si... Ewan ko, lumabas sa feed ko yung Playboy eh. Patay na yun, nasa impyerno na. Pero, anong klase yan? Bastos yan. Sobra. Pero sabi dito, and going after, makinig, strange flesh. So, again, ibig sabihin, pag sinabing makalaman, hindi naman lagi masama. Kung natin, ako nga, minsan, nagbibiro ako, di ba? May asawa. Nagbibiro ako, di ba? Minsan. Mag-asawa naman kami. Di ba? Hindi masama yun, di ba? Masama ba yun pag nagbiro ako? Kung natin, Shanna. Uy, gusto mo maging ate ni Shanna. Masama ba yun? Eh, normal yun sa mag-asawa, gagawa ng anak. Pag sinabing strange flesh, ano yun? Masarap yung babae, lalaki. Pero pag strange place, hindi strange place ang tawag sa lalaki, babae, sila. Hindi strange yun. Normal na yun. Ano yung strange place kayo? Walang iba. Yung minabanggit natin kanina. Lalaki sa lalaki. Huh! Pero sabi dyan, ganun ang ginusto nila, going after. Uy, yung mga normal na lalaki na hindi pa naman reprobate. Pero medyo parang ano ng kanina, parang mahilig din sa ano. Maghahanap yan, uy, hunting tayo ng babae. So, masama pa rin yun, ha? Pero still, kahit paano, doon pa siya sa, ano, sa normal. Okay, hindi naman lahat ng normal, mabuti, okay? Pero itong mga to, ang hinahanap na nila, lalaki sila, uy, hanap tayo, lalaki din. Strange flesh. So, yan, nabanggit lang yun natin sa topic natin. E sabi dito, are set forth, for example, suffering the vengeance in eternal fire. So, malinaw ba na mga bakla na Sodom? Kasi pag magdududahan pa rin, hindi, violente lang sila kaya sila. Hindi. Sabi dyan, binanggit ni ni Jude, kaya sila ang talagang pagkakakilanlan ng Sodom, kaya nga Sodomites eh. So yan ay mga kilalang taga-Sodom at sa nakilala mga Sodom, strange flesh. Okay? Again, hindi ko sinabing lahat ng false teacher ay bakla. Hindi, hindi ko sinabing ganun. Kaya sabi ko, maraming bakla. Hindi yan na... Oh, dito. Sorry. Hindi ka maugulat kung magsinumaling sila sa doktrina. Wala silang pakialam. At kahit nga yung perfect example na lang yung Catholic, di ba? Dati alam yung Catholic pag tinignan yung history niyan, against din yan sa bakla. Pero sa mga place na tanggap yung bakla, ganoon naman ang Catholic, mag-a-adjust sila. So ngayon,
Before yan kay Pope Francis na yan, hindi po yan nagaganyan ng Catholic, pero nung siya na, ramdam niya na yun kasi, okay na to, tanggapin na rin natin. Tinanggap niya na. Eh sabi niya, who am I to judge? Hindi ko makakalimutan yan eh. Okay? Halinaw, mga Sodom, bakla. Yan yan ah. Ito ang isa sa mga go-to passage natin. So, tuloy lang natin. Pero yun yung pinaka-pinaka dyan. Verse 7, ginamit na natin sa ating dating preaching. Kaya sabi dito, likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignity. So, yung mga kinumpara yung mga false teacher sa mga Sodomites, so may kinalaman pa rin to. Filthy dreamers, ano yung sabihin nun? Ba dumi? Kasi puro ka abastos na nasa utak. Okay? Naingat kayo niya pag meron kayong kung sino man niya, kunwari, si napanood nyo, sa school nyo, meron isang Baptist, Baptist to. Talagang nakita nila, bastos eh. Nag-preach, may parang mga suggestion na ano. Yung ibang matalino na nalaman na agad na post-teacher siguro to, umalis. Yung iba, hindi, okay lang yan. Bandang huli, nagkaalaman, ganun nga, si Jack Scap. Okay, Jack Scap. Yun, nakakulong na, nakalaya. But maging mabilis yun dapat yung utak nyo. Hindi ganyan ang likod ng Diyos. So ito, malinaw dito, filthy dreamers, madumi, defile the flesh. Despise dominion, ano naman yun? Ibig sabihin, wala pa kailang sa mga nation, wala. Ngayon, Ukraine, nilulusob, di ba? Kahit na paano, magkakaroon ka ng ano dun, loko-loko naman itong Russia, di ba? Ba't naman niya kailangan sakupin yun? Ito mga yun, walang pakialam yan. Bahala sila, patayin nyo. Sige, nakupin nyo. Speak evil of dignities. Ang ibig sabihin dignities, ito yung mga legitimate na ano yung dignidad. For example, matalino. Mare, nag-aral naman talaga. Yung mas tapos hindi naman reprobate. Sabi mo, wala kang pakailang magsinabi ng doktor, ganyan, ganyan. Dapat hindi tayo mabilis mag-judge sa mga dignities na tinatawag. Okay? Mga pastor na yan, wala mga kwenta yan. Diba? Si Soriano yung ganun eh. Diba? Ganding kasi. So, teka, wala na ba? Hindi, ano natin to kasi sa 2 Peter, mapansin nyo, ganitong-ganito siya. Tignan nyo, maya. Yet, Michael, may mga konti pagkakaiba lang. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said the Lord rebuked him. Maganda to. So, ganito daw pala yun. Kapansin yung ibang Pentecostal, ginagawa nila to eh. Kahit nga ibang Baptist eh. Satan, I rebuke you, Satan! Ganyan ba sa preaching nila. Tama ba yun? Na-rebook mo si Satan. Ano kanina, sinabi ko kanina, may bakla. O, debate yung may bakla. Sige, go. Hindi ko na lugar yon, ayaw ko. I-rebook mo si Satan. Wala sa Bible. Actually, nasa Bible yon, mali. Huwag mong gagawin daw yun. Kasi, pag tinignan niyo yung context dito, isa sa mga ginawa daw ng angel dito, ay hindi niya ni-rail yung demonyo. Eh, di ba natin i-rail natin yung demonyo? Hindi, kahit sino hindi mo i-rail. Pag sinabi ko siya i-rail, sumasagot ka ng pabalang na hindi ka na nag-iisip. Katulad nga nun, I rebuke you, Satan! Dapat, hindi. Akala si Satan, nasa pag-alagala yan sa ngayon. Ginagawa lang nila yun kasi pakayabangan, parang ganun. Matapang ako. Alabanin ko Satanas. Ang tanong, tama ba? Yung context dito, sinasabi, hindi siya nag-rail sa Satanas. Sasabi niya, the Lord rebuked thee. Ibig sabihin, hinahayaan niya yung Diyos i-rebuke si Satan. Ganun ang proper. Tandaan niya yan. Kaya alam natin yung mga Pentecostal talaga sablay eh. Dala silang sinasabi, pero yung ibang Baptist na, ikisabay. I rebuke the works of
Ano yung sabihin ng rebuke the works of the devil? Ano yung sabihin nun? So, hindi mo siya ni-rebuke, kayaan mo ang Diyos na lumaban sa kanya kasi spiritual yan. Spiritual sa spiritual, hindi mo kaya yan. Okay? Kaya sabi dito, but to speak evil of those things which they know not. Iwasan nyo yan. Bakit kayo, medyo lamang kayo. Kasi nga, kung ano yung nakikita nyo dito, yun ang gagayahin nyo eh. Kaso nga, pag nakinig kayo sa mga Pentecostal, tapos kayo dyan, ang ganda, ang galing nun, pastor. Nag-preach yan, ni-rebuke si Satanas. Ba't di mo ginagawa yung pastor? Ang hina mo naman. Eh, sabi kasi dito, wag. Kung naiintindihan nyo, kaya ganyan sila. Ginagawa nyo kasi hindi naiintindihan. But what they know naturally as brute beast, pag sinabing beast, hayop, pag sinabing brute, hayop din. So talagang animal. Kinumpara sila sa, in those things they corrupt themselves. So again, di lahat ng false teacher bakla, pero karamihan yan, nagsasama sa amin, nagkukumpulan yan. So, woe unto them, for they have gone the way of Cain. Ibig sabihin, sinundan nila si Cain. Nilalaman nyo si Cain, di ba? Matay kay Abel, walang dahilan, walang kwenta-kwenta. Kapatid niya, pinatay niya. So, ganyan po yung mga false teacher, mag-ingat. And ran greedily after the heir of Balaam. So, Balaam naman, reward, pera. So, sinasabi lang dito, itong mga klase, mga false teacher, yan ang gusto nilang gawin at makikita mong karakteristik nila. Okay? Kaya mag-ingat. So again, di lahat bakla, pero nag-share sila po ng mga characteristics. So may mga describe lang dito. These are spots in their face of charity. Ano sabihin nun? Kasi nga nakikisama sila sa atin. Pag nag-feast tayo, katulad ngayon, salamat, nag-aaral tayo salita ng Diyos. Andyan din yan. Maari, ay, praise the Lord. Ganda niya. Kaya ingat, ha? Tingnan niya ang tabi niyo. When they feast with you, feeding themselves without fear. Alam mo ba yung mga spy, takot yan? Kasi alam nila, hindi naman ako taga rito pag nalaman, takot. Itong mga to, wala pa pakialam. Walang takot. Clouds are day without water. Ito medyo matalinhaga. Ano yung sabi ng clouds without water? Pag clouds ka, dapat meron kang tubig. So pag wala kang tubig, ano ka? Abnormal ka. So ganun na, kasi sinabi. Carried about with winds. Ibig sabihin nung kahit saan mapunta. Ganito po yan. Yung mga taong alam mong hindi tunay, madaling maniwala kahit ano. At, actually kasi kunwari lang yun. For example, doctrine is, kaya pre-trip, post-trip. May kilala akong ganyan eh. Pagkausap ko siya, post-trip siya. Pag iba yung kausap niya, pre-trip siya. Paano nangyari, pastor? Eh, magkahiwalay. Baliktad nga yun eh. Sabi, nagkukunwari lang para tanggapin lang siya. Isa mo talang matters of the faith yan. Hindi yan basta-basta. Minsan may mas galang pa ako dun sa nagkamali talaga. At least, tinayuan mo yung sa palagay mo naturo sa'yo ngayon. Sa palagay ko, pre-trip talaga eh. Tayuan mo. Tapos, saka natin pag-usapan kung bakit mali yan or tama yan. Hindi yung ang bilis mo mag-flip-flop. Kaya mag-ingat ka sa mga ganun tao. Trees without fruit, withered. Wala nang ang trees. Wala nang ang fruit, withered pa. So, kinukumpara yung mga taong ganun. Kaya huwag ka magtataka. Itong taong to, totoong Kristiyano ba to? Napakasinungaling, for example. Huwag ka maugulat kasi nga, mga false teacher, ganyan. Without fruit, twice dead. Again, talinhaga po yan, ha. Isang beses lang namamatay ang tao, kaya kalaman. E ba't sinabing twice dead? Ibig sabihin, kahit mga double dead na tinatawag na ano, alam nyo ba yon? Ano yung double dead? Patay. Paano mapatayin yung patay? Kinatay pa. Yun ang sabihin natin. Ibig sabihin lang, talinhaga po yan. Matindi yan. Without lock up by the roots. Patay na patay talaga. Raging waves of the sea. Foaming out their own shame. Di ba, minsan napahiya ka kasi may mali talaga eh. Ano natin, nagkamali ako na katulad kanina, takor eh. Kala ko takorin. Tagal kong pinaniwalaan yun. Wala namang nagsabi sa akin.
So ngayon, napahiya ako, pero okay na yun, ang ganda na lang yun. Alam niyo, foaming, ibig sabihin talagang lalo mo pang pinapahiya yung sarili mo, parang kanina, yun, nakita niyo yung bakla kanina, di ba? Nakakahiya naman yung ganun. Dati ka lalaki, ngayon, babae ka na, or pinaglalandakan mo pa lang. Yung iba, kahit pare, tatago nila yung kabakla nila eh. Ayun, talagang lantad. Yan, salamat, no? Ganyan daw yung mga postiche, walang pakialam. Wandering stars, to whom deserves the blackness of darkness forever. Ano ba bang... yung mga kasalanan na ito ng mga false teachers. So, at least, nadaanan natin yung, ano, may kinalaman sa mga bakla. Okay, yun na yan. Punta tayo ng 2 Peter. May time pa ba tayo? Wala na, gutom na rin ako eh. Umukulo na yung tiyan ko. So, this time, balikan din natin yung... So, may question ba? Na, ready na? Okay, so this time, question. Maganda yung discussion, no? So, yan. So, open nyo lang yung mga tanong nyo. Tanong nyo lang, may duda, makatulong yan. Now this time, let's pray.